Yo, what's up mga kateki, and welcome back again sa aking channel. So today's video, gagawa tayo ng bendo. Ayan, ito yung pinapagawang bendo. So bali itong bendo na to is nahak daw, lagi nahak. So sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano maiwasan mahak yung mga bendo nyo or yung administrator. So may mga ilang paraan ako para kahit papaano maiwasan yung mahag o makalibre yung mga ibang customer nyo na magaling sa mga ganitong sistema. So umpisa na natin mga lodi. Ayan, okay guys, so dito na tayo sa screen. Ayan, nakikita nyo. So unang una, kung kayo yung may-ari, so kumunik muna tayo sa wifi vendor nyo. So after nyo kumunik, type nyo sa kabila, mag new tab kayo, 10.0.0.1/admin. Yan. Okay, so bali naka-sign in na ako. Sign out muna natin. So ang default nito is sa administrator. Yan, sa mga nagtanong, kung nagtatanong pala, Kapiso Wi-Fi is kung ano yung default. So default niya is administrator, kahit malaki o maliit yan. Then ang password is admin 12345. Okay, yan po yung default natin. So mapapasok nyo. Kung gusto nyo yung nakalimutan nyo yung password, so nasa version 3.6 kayo or version 4, 4.1, 4.2, 4.3 is may forgot password pa. And click nyo lang yung forgot password, ilagay yung access token na galing sa admin or dun sa mismong builder. Okay, hingin nyo lang yan, i-paste nyo, then recovery, lalabas yung babalik siya sa sa default. Okay, pero kung hindi nyo na makontakt, reflash na lang. Yan, may ibang description tayo ng video, panoorin nyo na lang. Guys, yan. So, ito na, nasa loob na tayo. Nasa default pa rin. Para maiwasan yung, kagaya ng title natin dyan, para hindi tayo mahak or hindi malibre yung ibang clients natin. Okay. So, gagawin natin una is papalitan natin yung profile. So, itong profile, ito yung username kung saan ay naglagay tayo ng username natin para makalagin, di ba? So papalitan natin to. Okay, lagyan natin kunwari XBus o yung mismong yan, XBus. Okay, submit lang natin yan. So try natin, sign out natin, username is XBus. Password niya, hindi pa natin pinalitan. So, admin 12345 pa rin. Okay, yan. Admin 12345 dahil naka-default pa rin. Pero yung username, pinalitan na natin. So, papasok na yan. So, paano kung hindi yung dati pa rin yung nilagay natin? Ano kaya mangyari yan? Yung default. So, ang default niya kanina, di ba, administrator. So, ilalagin natin yan, incorrect na. So, sa ganung paraan, napalitan nyo lang yung username, hindi na sila basta-basta makakapasok. Okay. So, balik natin sa paano sir kung alam nila yung username. Okay, so nawalaan nila yung username natin o yung siyempre yung password yung naka-default. So palitan nyo ng password, ito yon. Lagay nyo muna yung una, yung default natin na admin 12345. Yan. So, palitan natin ng bago, XBus 1234. Yan, XBus 1234, XBus 1234. Yan. So, confirm nyo lang yan. Change password nyo pala yan. So, kung magsa-sign up na tayo, need na natin XBus, tapos yung password natin na bago 1, 2, 3 po. Ayan,
sobra ng S. Yan, pasok na tayo. Okay. So, muling katanungan ng iba is, ano sir, pagka napalitan na namin ng username, napalitan na namin ng password, nakapasok pa rin yung hacker. Dahil meron siyang ginagamit na tinatawag nating app na galing sa Play Store, o depende kung ito ay programmer or magaling siyang gumawa ng mga pang-hacking tools. Okay, so mapapasok niya. So may paraan pa ba sir? So meron pa rin tayong paraan. Example ko muna yung datay ng clients. Okay. So meron akong kinunik dyan na users. Okay. Ayan, kinunik ko yung isang cellphone ko. So users, makikita nyo dyan sa screen, dali lang ha. So makikita nyo dyan sa screen yung mga nakakonect. So meron yung desktop, kung ito yung ginagamit natin, desktop. Then yung nilagay ko na cellphone is yung Galaxy, yan yung akin. So kinunik ko muna, makikita nyo dyan sa screen, yan, sign in. So na-access pa nya. Okay, kunwari yan yung hacker, yung Galaxy A30. Siya yung naglalagay ng time ng sarili niya, hindi siya naguhulog. Paano ba natin malalaman? Okay. So ganito. Para malaman natin na napapasok yung ating system, punta lang tayo dito sa activity. Okay. So diyan sa activity na 'yan, mayroong users. Ayan. Users activity log. So ito yung every time na pinapasok mo yung system mo. Ayan, dyan siya magkakaroon ng history. Okay. So hindi ko lang kung accurate itong version 3.6. Ayan, okay. Dali lang. Lagay ko lang sa screen. Kunwari hacking ko. Alam ko yung password. Example, kunwari, nahulaan ko siya, napasok ko. So, XBus 1234. Na example natin, napasok natin. Yan. So, punta ko ng Wi-Fi client. Dadagdagan ko yung time ko as yan, Galaxy A30. Maglalagay ako ng time dahil nga nakapasok ako. Alagyan ko ng siyempre parang di halata 30 days. Okay, minsan 1 day yan. So everyday hindi nyo napapansin. So meron na akong time guys. Yan, nakita nyo naman sa screen. So punta tayo ng Wi-Fi clients dito sa system natin. Meron ng time. So paano mahuhuli na naghulog siya o hindi? So gagawin mo is kunin mo lang tong MAC address ng cellphone niya. And kung may tiyaga kayo, pwede nyong i-search sa session. Yan, kung naghulog siya. Yan. So, wala siyang hinulog na coins, attempt ang nakalagay. Okay. So, meron siyang time, pero hindi siya naghulog ng coins. So, papalusot niya baka Y-Pass. May nabintahan ba kayo ng Y-Pass? Yan ang tanong. So, pwede nyong puntahan nyo ng history, Y-Pass, history. So, may kunwari, may nabentahan kayo. Ayan. So, wala siya sa history ng Y-Pass. So, ibig sabihin niya, hindi galing sa Y-Pass yung code niya. Okay? Siya siyang hacker. So, anong gagawin natin sa mga hacker? So, para hindi niya na ma-access yung portal mo at mahuli mo siya, mag-address pa rin ang key para maano natin. Then, punta ka ng ano ba yun yung ano? Bendo, mali. Ano ba yun? Ito, punta ka dito sa MAC blocking. Okay, dito sa MAC blocking, click mo lang yan para ma-block natin yung MAC address na yan. So, mapapansin nyo, di ba, na-access pa natin yung yan, yung tab ko lang guys ha. Na-access pa natin yung yan, na-access pa natin. May 30 days tayo.
Okay, so hacker. Pangalan natin ng hacker 1. Okay. Yan, once na binlock ko na siya, papansin nyo, yan, naka-disable pa kasi. So, enable lang natin yan sa pamagitan ng apply blocking. Yan. Okay, naka-enable na siya. So, refresh natin yung screen natin na yan. Hindi niya na nakikita niya, umiikot na siya, di ba? So, hindi niya na mapapasok o mahanap yung inyong bendo. Makita man niya yan. Sabihin natin, punta tayo ng ano. Makikita pa rin niya sa kanyang wifi sa setting. So, i-connect niya. Every time i-connect niya yan, hindi nalalabas yung portal. Dahil, naka-block na siya. Okay. Ayan, nakikita niya naman. Block na si Galaxy A30. So, sa ibang version, may nakalagay dito. Sa ibang version ng piso pie natin, is nakalagay is a block. Nandyan. Pero dito sa 3.60, wala. Walang nakalagay na block. Pero nasa list siya ng blocking. Okay, nasa list siya. So, pansin nyo guys, oh, yan, wala sa screen natin. So, kahit punta tayo ng browser, yan, loading lang mangyayari. So, ang gagawin ni hacker ngayon is pupunta siya sa bahay mo. So, magtatanong siya, kuya, ba't hindi ko mapasok o hindi lumalabas yung portal? Okay. So, ngayon, mag-ano ka na ngayon, magduda ka na dahil isa lang naman, kunwari, isa lang yung hacker. Tandaan mo to, itong MAC address niya lagi, kahit yung dalawang una, yung 2AAF kung siya yan. So, once na dinelete mo siya dito, siya na yon. So, tanongin mo na siya, nahuli mo na yung hacker eh. Pero, kadalasan ng mga hacker, hindi lang isang cellphone yung ginagamit nila yan. Dinelete ko muna guys ha, yung hacker. So, once na dinelete ko na, ibig sabihin yan, dapat makakapasok na siya dito. So, refresh natin tong screen natin sa cellphone. Refresh lang natin. Off ko. Medyo mabagal yung cellphone ko guys eh. Okay. So, meron pa rin siyang time. So, ganun nyo lang mauhuli yung mga hacker na nalilibre. Panoorin nyo mabuti guys. Maraming salamat sa panonood. Kung di pa lang kayo na-subscribe sa aking channel, yan, para hindi nyo ma-miss yung ibang upload natin, please click the subscribe and the bell button para ma-notify kayo sa mga bago pa nating video.